Yung misanya, pumunta tayo sa temang binuksan niya. Ang temang binuksan niya ay yung tinanong din ng mga apostol sa kanya kung kailan magwakas ang sanlibutan. Alright. Kailan mangyari ang wakas ng sanlibutan? Alam niyo ibig sabihin ng sanlibutan? Yung ugali ng tao. Kailan magwakas yung ugali na yan na siya ang plano ng Diyos. Kaya sinugo ng Diyos Jesucristo dahil plano niya magwakas na ang makasanlibutan pag-ugali, di ba? O kailan magwawakas ang makasanlibutan pag-ugali? Kundi nyo baguhin ang inyong sarili. Ang liwanag, ang kanyang sinasabi, hindi lang ninyo maintindihan. Ang pagbabago, siya ang kawakasan ng sanlibutan. Alright. At ang ebanghelyo, dugo ni Kristo, ibuhos sa lupa. Alam niyo, ibuhos sa lupa. Mga tao, ang lupa, ibuhos. Ibig sabihin, ipangaral sa mga tao ang hiwaga ng ebanghelyo ni Kristo para magwakas na ang makasanlibutan ugali. Na yan ang sinasabi ng mga Romano, na renewal. Ano yung renewal? Pagbabago. Okay, nabago na ba kayo? O siya pa rin yung pag-ugali nyo? So, kung yung ugali nyo yan, ay baguhin na ninyo at ihain nyo sarili ninyo sa Diyos. Kaya na sinasabi sa Roma 12:1-2 na huwag na kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Ang gaganda payo. Dahil yan, sinabi ni Pablo, sabi ni Kristo yan. Ano sabi ni Pablo? Kung ano tinanggap ko kay Kristo, siya rin ang ipinahayag ko sa inyo. Pareho lang. Ano sabi ni Kristo? Kung ano sinabi sa akin ng Ama, yun ang sinasalita ko. Yan ang propeta. Kaya mga propeta na yan, nainahayag na. At natapos na ang tipan. So, maliwanag yung sinabi ng Biblia. Yan ang pagsinta ng Diyos. Kaya tama yung sinasabi nyo, ang Diyos ay mapagmahal, mapag-unawa. Tama, mapagmahal, mapag-unawa. Pero hindi nyo maunawaan talaga kung ano ang hiwaga, kung bakit sinugo niya si Jesucristo. Kaya sinugo niya si Jesucristo upang sino man so ang palataya ay huwag mapahamak. Hindi ba ganon? O ba't napapahamak kayo? Hindi yung sinasampalatayin si Kristo eh. Ano sabi ni Kristo? Ang sumasampalataya sa akin ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin. O gito yun? Bakit niya sinabi yon? Dahil ang tao ay mga bulag nga, parang bulag. Hindi nila makita yung Espiritu na pumasok kay Jesucristo. Hindi nila alam na ang Ama ay nasa kay Jesucristo, kaya bulag sila. Dahil hindi sila malinis ang puso. Kaya hindi nila makita yung banal na Espiritu. Hindi nila makita yung Espiritu ng Ama. Kaya sila ay parang bulag. Oh, nakakita naman sila, pero parang bulag. Kaya sabi ni Kristo sa kanyang pangaral doon sa karugtong yung tinanong ng apostol, pwede ba, sabi niya, ang bulag, akayin niya ang kanyang kapabulag, hindi ba sila mahulog pareho sa hukay? Ano yung sabihin? Pareho silang mamamatay. O sino kayo ngayon? Di ba kayo mga pastor? Taga-akay kayo ng mga tao? Nasumampalataya sa relihiyon ninyo? Si Moses kakaiba. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Nung makita niya ang Diyos, tinanong niya kung ano sasabihin niya. Kaya lahat na sinabi ng Diyos kay Moses, yun ang ginagawa niya. Yung sinalita niya, isulat mo ito, 10 utos. Kayo ba'y nakasulat sa 10 utos na siya magpapabago sa inyo? Ano ang karugtong yung 10 utos? Doon sa 4G's, bilang Deuteronomio, bababa ang Diyos at pinatipon niya kay Moses yung mga tao upang bumaba siya, upang parinig niya kanyang tinig
para kayo ay matakot na sa Diyos. Kasi wala kayong katakot-takot sa Diyos. O sabihin niyo, ang Diyos ay espiritu, masama. Dahil binabasa niyo sa salita ni Moises na huwag kayong magsanggunian sa espiritu na karumaldumal. Sino yung mga espiritu na karumaldumal na sinasabi? Yon ang mga bulang propeta. Yung mga magkukulam. Sumasangguni yung iba dyan para magpaulam. Magkukulam nila yung mga tao. Yan ang karumaldumal na espiritu. Makabang riyan yan. Manghula pa yan eh. Kaya lang yung hula niya, baliktad. Makasalimutan ang hula niya. Hindi makalangit. Hindi kamukha ni Moises, Jesus Kristo. Makalangit ang kanilang binabalita. So doon sa Deuteronomio, ano sabi ni Moises? Anong bansa na may Diyos na napakalapit sa kanila? Oh, alam niyo ibig sabihin ng bansa? Religion, isang bansa. Ang Katolik o Romano, isang bansa. Ang Iglesia ni Cristo, isang bansa. Ang born again na sinasabi niyo, isang bansa. GIL, isang bansa. Ano pa? Yung religion ni Islam. Oh, yan ang mga bansa. Judaism. Oh, ano ibig sabihin yung mga bansa na yan? Naglikom sila ng mga tao. Nagyaya sila mga tao sa pampalataya sa kanila. Hindi pa nila nakita ng Diyos. Ay, naglilikom na sila ang tao. Saan nila dadali ng mga tao? Sa langit o sa lupa? Eh, daan ng langit, di pa rin nila alam eh. Alright. Sa madaling salita po, nag-akay sila ng tao, hindi nila alam kung saan naroon ng Diyos, wala rin silang authority para mag-akay ng tao. Hindi nila alam kung saan naroon ng Diyos, mag-akay ng tao. Saan nila dadalhin yung mga tao? Yun nga po. Sa langit, sa Diyos, o sa impyerno? Pagkakapirahan lang. Hindi ba sinabi ng Diyos yung kay Moses? Akayin mo Israel, at tipunin mo sila sa harapan ko, at iparinig ko sa kanila. Basahin po natin, Deuteronomio, Kapitulo 4, Talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. O, naituro ba ninyo sa mga bataan ng mga yan? Yung mga anak po, mga miyembro. Yung mga anak nyo, maging literal na anak, karapatan ninyo, turuan. Anak na spiritual o anak na material, karapatan na turuan. Dahil yan, sabi ni Jesus, spiritual is material. Material is spiritual. O, kita nyo. Bakit? Ang material ay spiritual. Dahil kasali sa Ebanghelyo, yung material na buhay na babaguhin para maging spiritual ang paglakad, yun ang sinabi ni Pablo, ang kahilingan ng kautusan upang matupad sa atin na tayo'y lumakad ayon sa Espiritu. Kailan? Dahil yung lumalakad sa laman ay kamatayan. So, bago nyo yung lakad nyo. Dahil lakad material na pabumuhay ay kamatayan. Kaya marami na taong namamatay dahil materyoso ang kanilang maisip. So, baguhin nyo ang isip nyo. Hindi na materyoso. Okay. Maging spiritual na kayo. Maniwala kayo sa espiritu. Dahil sinugo ng Diyos ang espiritu upang magturo. Nandiyan sa 14:26 na San Juan. Bakit hindi nyo paniwala ng Espiritu? Binagbintakan nyo ng karuwal-dumal yan? Ano sinabi ni Kristo? Kung ang anak ay humingi ng itlog, bigyan mo ng ahas. Kung ang anak ay humingi ng tinapay, bigyan mo ng alagdan. So, tarantado yung ama, nagbibigyan ng humingi ang anak niya ng tinapay o itlog eh. Iba yung bibigyan mo. Kayo siguro tarantado kayo. Kaya huwag na kayong maging tarantado. Kung anak nyo ay humingi ng Espiritu, bigyan nyo ng Espiritu. Yun ang sabi nyo sa 13. Magamat kayo masasama, marunong kayong magbigay ng regalo sa Pasko sa inyong mga anak, bigyan nyo kotse, bigyan nyo ng house and lot, bigyan nyo ng kabuhayan, hindi lalo pa yung ama.
na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humingi sa kanya. Hindi kayo humingi ka sa Espiritu eh. Paano pinagbintangan yung mangkukulam, umas sa mga Espiritu? Yung banal na Espiritu, kagaya na sinabi niyo kay Kristo nung panahon, nung una, ikaw ay may demonyo, dahil ikaw ay Samaritano, dahil ibang bansa siya. Pinagbintangan na siya ay may demonyo. Ano sagot ni Jesus? Ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ng Ama na nagsugo sa akin. Sabi niya, ano'y papuri sa Ama? Yung sinunod niya yung utos ng Ama na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao dahil si Jesucristo siya ang katuwang niya. Partner, tao lang yan ah. Bakit naging Diyos? Dahil nasunod niya yung utos ng Diyos na yan ang sinasabi niya sa San Juan Kapitulo 1 na ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Dahil ang berbo ay Diyos. O saan napunta yung berbo? Hindi ba napunta kay Jesucristo? Ano sabi ni Jesucristo? Kung ano ang inutos ng Diyos na aking sasabihin at sasalitain at gagawin, yun ang mga ginagawa ko. Ngayon, paano kayo makagawa ng utos ng Diyos? Eh, wala naman yun sa inyo. Eh? Paano yung marinig ang utos ng Diyos? Hindi naman yung paniniwala yung Espiritu. Dahil yung Espiritu na sa Kristo, pinaniniwala niya at ginagamitan siya ng biyaya. Ano ang biyaya ni Jesucristo? Hindi nyo alam? Konsyente. Sa isip, binibigay ang karunungan. At sa tsepe niya, binubulong ang kanyang salita. Yun ang tinawag na auditibo. Okay, tanda. At isang aklat na binigay niya pagbasahin. At yan ang tinatawag na bidyente. Yung aklat na manggagali sa Diyos. Na mensahe, mababasa niya sa mata. Na anuman sabihin ng Diyos. Yun ang ginagamit ni Haring David noon. Yung sinasabi ko sa inyo na cellphone na kahoy, paikutin lang niya yung kahoy eh. Magletra ng salita. Pag sinabing kapayapaan, kapayapaan sa inyo, yun ang kanyang sinasabi. Dahil yun ang letra doon sa epon na sinasabi ni Haring David. Kaya yun din ang namana namin sa panahon nito. Gumawa kami ng epon, pinabindisyonan namin ng Espiritu, at pag pinaikot namin yung epon, nagliletra ang salita parang cellphone, at yun ang sinasabi namin sa sangkatauhan. Dahil yun ang mensahe. So, nakagawa ka ba kayo ng cellphone na kahoy? Yan ang tinatawag na hiwaga. Kaya ngayon, kailan matapos ang sanlimutan? Kailan magwakas ang sabi ng mahalaga, di ba? Iyan ngayon salita ni Kristo at maglagano na sa buong mundo, matapos na ang sanlimutan. Magwakas na yung ugaling mga sanlimutan. Tandaan nyo, dahil yan ang inaayawan ng Diyos. Dahil hindi na papasakop ang mga tao sa utos ng Diyos, kaya makasalimutan pa rin sila. At ang mga tapagturo nila na peking propeta, siya pinaniwala nila na kanilang ginagawa ang sarilang batas. Ito po, may sinabi po yung Panginoong Jesucristo kung kailan matatapos yung wakas ng sanlibutan. Sa Mateo 24:14. Basahin. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. O, see? Yan ang kawakasan na sanglibutan. Ebanghelyo ng katotohanan, kung maghanin na sa buong sangkatauhan, magwakas na ang makasanglibutan pag-ugali. Ang mga kasamaan. Lahat ng kasamaan na ginawa ng tao, maalis na yan dahil maging masunuri na sila. Pero kung ikaw salang-sangero at hindi sumusunod, naghahari pa rin sa iyo ang makasalimutan pag-isip. Kaya yung makasalimutan pag-isip ay bawal. Dahil yan ang sinasabi ni Pablo sa Roma 8. Dito din mo. Roma Kapitulo 8. Eh, diretso mo bumasa. Para maintindihan niyo. Sige.
Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ayan, si Pablo. Inistorya niya sa atin ngayon, sa panahon natin, na ang Espiritu na katotohanan, siya nagpalaya sa kanya. Saan na roon yung Espiritu na katotohanan? Hindi man nasa kay Jesus. Kaya ngayon nakalaya si Pablo dahil pinatawan niya si Pablo. Kaya natarantado, loko-loko, pumapatay ng tao. Pinatawan pa rin niya. Dahil maang pagbabago ay hindi makuha sa isang iglap. Pero kasi Pablo, isang kisap mata ang kanyang pagbabago. Dahil narinig na yung pakakak. Alam niyo, pakakak? Yung tinig ng Espiritu na nasa kay Kristo. Nung sinabi niya, sino ka ba, Panginoon? Doon sa Damasco, ano sabi niya, tinig? Ako si Jesus na iyong inuusig. So, nakilala niya si Jesus, kaya sumuko na siya. Kaya yung araw niya, nabihag na siya at nagbago na siya. Kaya si Pablo ay nakamagbigay na isang moral sa atin. Kaya na tayo makasalanan, patatawarin niya tayo gaya ni Pablo. So, lumapit na kayo sa Diyos. Kaya nga po 'yun din ang tinatanong ko sa lahat ng mga tao, lahat ng mga mangaral. Kung si Apostol San Pablo na isang milyonaryo at mayaman at abogado ay sumuko sa Panginoong Hesukristo, kailan kaya susuko yung lahat ng mga tao? Kaya sila ang tinaligaga ni Jesus eh, kay Solomon at Lazaro, na yung mayaman hindi niya binigyan yung mahirap. O sino napunta sa langit, yung mayaman o yung mahirap? Yung mahirap. So, gayaan nyo si yung istorya ni Solomon at Lazaro, nandyan yan sa Lucas Capitulo 3 ata, kung paano humingi si Lazaro at Solomon ng kaligtasan ng kanyang mga kapatid na milyonaryo at mayayaman. Anong turo ni yung espiritu ni Abraham? Ano sabi ni Amang Abraham? Marami ng propeta sa salimutan na yan. Kung maniwala sila sa mga propeta, hindi sila paruroon diyan sa impyerno na kinaunan mo. O ngayon, sa panahon natin, naniniwala pa kayo sa mga propeta ngayon? Sabi niyo, wala ng propeta. Naulol na kayo. Bakit? Laos na ba ang Diyos? Para hindi makagawa ang propeta. Huwag niyong gagawing ulol ang Diyos na hindi na makagawa ng propeta. Naggawa niya si Jesus, tayo pa kaya hindi magawa? Kaya na sino sa inyo, gawin namin propeta, basta lumapit lang kayo, sinabi ko sa inyo. Dahil ako'y kasama ni Jesus din, na magpapalagalap na ebanghelyo para sa kaligtasan na sinasabi niyo. O paano kayo maligtas kung di naman kayo maniwala sa ebanghelyo? O gito niyo, yung ebanghelyo, yan ang dugo ni Kristo para ibuhos namin sa inyo. Ayaw nyo mabusan, takbo kayo ng takbo, umiiwas kayo sa dugo ni Kristo na binubus namin. Itong ebanghelyo ay dugo ni Kristo. Iiwasan nyo dugo ni Kristo. Paano kayo magbago? Paano kayo maligtas? Kung umiiwas kayo sa ebanghelyo ni Kristo na siyang kanyang dugo. Get nyo? Kaya kung tanggapin nyo ang pagkabuhos ng ebanghelyo sa inyo, malilinisan kayo at diyan magwawakas na ang sanlibutan pag-ugali nyo. Dahil yan ang babaguin. Dahil yan ang kinapuputan ng Diyos. Hindi ba yan sinabi ni Solomon? Yung pinagtatanim ng Diyos ng galit ay ito. Oh, nandun sa Kawikan 6:16. Kung alisin nyo yung pag-ugali na yan, siguradong malinis na kayo. Sige. Kawikan, Kapitulo 6, Talatang 16. May anim na bagay na pinagtatanim ang Panginoon. Oo, pito na mga kasuklam-suklam sa kanya. Yan na, kasuklam-suklam, nalagdagan pa yung anim, pito pa. Mga palalong mata, sinungaling na dila. Anong panalong mata? Kung anong makita niya, gagayain niya. Pag nakabili ng kotse, yung kapitbahan niya, gusto niya bumili ng kotse. Eh, paano kung wala pabili ng kotse? Di Magdakaw? Mandaya? Yan ang kaugalian ng tao. Palalong mata. Palawa,
Sinungaling na dila. Oh, sinungaling na dila. Bakit? Magdasal kayo ng ama namin, sundin na loob namin, wag na sa'yo. O, paano ngayon yan? Sumusunod ba kayo talaga ng utos ng Diyos? Sinungaling ka. Sinungaling ka talaga, mga inutil. So, wag kayong mananatan na hindi yung matapad, ha? Kagaya na sinasabi doon sa Awit 99, ha? Sa utos mo, natutuwa ako at siya ang aking kaligayan. Oh. Maligaya ba kayo sa Biblia? Nagbabasa kayo ba ng Biblia? Siyempre mo yung kamikan. Sinungaling na dila at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Oh, yan. Yung kamay na nagbububo ng walang salang dugo, ginagawa ng mga doktor. Kapag ikaw ay nagbuntis at ayaw mabuntis, ilalaglag yung anak mo. Sino ba'y kagawa niyan? Di ba mga doktor? Dalubhasa. Yung iba naman ay uminom ng damo, laglag na yung bata. Yung iba naman ay nagbibintang lang, ay puwapatay na. Wala namang kasalanan, papatayin. Yan ang mga taong nagbubuo ng walang salang dugo. Ano pa? Puso na kumakatha ng mga masamang akala. Oo. Ano ang katha na masamang akala? Kamu kayong baksin. Sabi nyo, kaligtasan. Di ba katha yan? Pagkatapos ang baksin, nakamatay pala. Sino niloko nyo? Di nagsinungaling kayo. Gaya na sinasabi ng kamikaan, sinungaling na nila. Hindi ba yung mga dila nyo sinungaling? Buwabatas kayo ng panluloko sa tao. Yan ba yung matuwin? Ayun nga po, nakapanloko, milyon-milyon yung mga nangamatay sa baksin. Kaya nga, yan ang sinapuputan ng Diyos. Yan ang kaugalian ng tao. Yan ay walang kabuluhan at walang kabuluhan. Sinabi ni Haring Solomon, lahat ng gagawin ng tao sa ilalim ng lupa, walang kabuluhan. So ang gagawin natin ngayon ay ang kalooban ng Diyos na sa langit. Para sa ganun naman, ay makapagbago na ang ilan sa inyo. At kung magbago na ang ilan sa inyo, yung nakapagbago na, babaguin din ninyo ang kapitbahay nyo. Lahat ng mataong kahalubilin nyo, baguin na ninyo. Para matupad yung sinabi naman ni Pablo at Jesus. Ha? Kung paano ko sinugo sa salibutan, gayon ko kayo sinusugo sa salibutan. Pareho lang. Gaya rin ni Pablo, sinabi niya, sa Timoteo Kapitulo 2, na kung ano man marinig mo sa akin, relay mo rin sa iba. Relay, ha? Para mensahe na i-relay. Sige. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2, talatang 1. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Okay, ginawa nyo yan eh. Alam ko, ginagawa nyo. Pero lahat ba yan ay totoo? Sinabi nyo? Oo, nagturo kayo ng kasinungalingan. Baka kayo yung hula ni Kristo na magsisilitaw ng mga bulaang propeta. O, kita na. O, sino ang mga bulaang propeta? Yung kumakatha ng sarilang akala. Lumalakad siya sa sarilang daan, sariling pamamaraan, hindi yung pamamaraan ng Diyos. O, guess nyo, nagaganap ba ngayon? Nagaganap na. Ayan na si Gubloy. Ayan na si Iglesia ni Kristo. Ayan na. Ayan na si... Sino ba yung nasa... Senior Aguila. Senior Aguila. Si... Maraming propeta na lumabas na sinungaling. So, hindi ba yung narealize ang ginagawa nila? Ang mahalaga ni Kristo, hindi ganun. Nag-ingat sila ng mabuti. Iningatan nila mabuti. Yung anak lang kapamakan ang hindi naligtas. Sino yung anak na kapamakan at tinuturo ni Kristo doon sa San Juan 17? Hindi ba si Judas? Anong ginawa ni Judas? Hindi ba nagtaksil sa samaan? So, yan ang anak ng kapamakan. Mga taksil.
na tinutukoy ng Diyos sa panahon ni Jeremias. Taksil sila sa usapin, yung tipan, pinagtaksilan nila. Ano yung tipan ng Diyos? Yung huwag magsisinungaling, pagkatapos sila nagsinungaling. Huwag manluko, sila lahat manluloko. Ito pa po, kasama yun. Huwag magnakaw, sila lahat magnanakaw. Kasama po yun sa kinapupuotan ng Diyos. Sige. Sa 18 na. Puso na kumakatha ng mga masamang akala. O yan, mapagkata kayo ng salita. Niluloko niyo mga tao, walang malay sa Biblia. Hindi yung pagbasahin ng Biblia. Kayo lang mabasa para maluko niyo sila. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. O, di ba kayo sinungaling na saksi? Sabi niyo, nasa inyo ang Diyos. E wala naman Diyos, narinig ko sa inyo. Di ba kayo sinungaling? Di ba tama yung sinabi ni Moises, anong bansa na may Diyos na napakalapit sa kanila? Mayroon ba kayong Diyos? Mayroon kayo. Pineapple Diyos, Tomato Diyos, Nawasa Diyos, Por Santo. Mayroon kayo. Alaman si Diyos. Diyos mio. So, lahat ng Diyos. Diyos kagay. Pero hindi tunay na Diyos. Ganyan ah. Baking mga Diyos ang taglay ninyo. Ang tunay ng Diyos ay hindi nagsasalita ng kasinungalingan. Siya'y nangangaral na matuwid. Sige, mag-uwi ng kangkong. Ganda ng kangkong doon. Sinungaling yung mga dila nyo talaga. Kaya yung dila nyo, putulin ninyo. Sabi ni Jesus, kung ang kamay mo ay magkasala, putulin mo. Kung tenga mo, magaling ka makinig ng tsisme, putulin mo rin. Eh kung ang dila mo, putulin mo na. Eh kung mata mo, dukitin mo na. Para mga paa na matulis sa pag... Wala kang mata, wala tenga, wala dila. Napapasok sa langit kesa meron kang mata, dila. Pupunta ka sa impyerno. O, get nyo? So, bawal na magsinungaling. Bawal na magkakatha ng kasinungalingan. Bawal na magliligaw ng tao. Kung akain mo ang tao, dalhin mo sa harapan ng Diyos. Dahil yan ang utos. O, basahin. Awit, 99. 5. Awit, 99.5. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tuntungan. Siya'y banal. Okay nyo na. Saan ang tuntungan niya? Ang panahon niya? Di ba si Jesus? Doon nakatungtong siya ang Diyos. Walang maniwala dahil bulag sila noong panahon niya. Ngayon sa panahon natin, bulag din kayo. Ay, nandito na ang Diyos eh. Ay, ano hintayin po ba yung... kayo, hintayin na pagbabalik. Si Kristo, nakabalik na si Kristo. Hindi po kasi nila maintindihan kung ano yung tungtungan na sinasabi. Alam yung tungtungan? Propeta rin yan. Yo, napakaliwanag po ano. Mga bagong halal na propeta. O ngayon, yung propeta na unang patay na. Ngayon, mga bagong propeta ang kilala ninyo. Hanapin na ninyo ang Diyos. Okay? Para baligtas kayo sa anuman uri ng kamamakan. Dahil pagpailalim kayo sa tungtungan ng Diyos, sa kasangkapan ng Diyos, kahit naman ng salot, hindi kayo gagalawin. Ano man sakit, hindi kayo magkakaroon ng sakit. Kung magkaroon man kayo, Diyos din ang magpapagaling sa inyo. Kaya ang bilin niya, eto na, sa 19, awit, ay Isaiah 57:19. Kaya si Pablo, yan ang trabaho niya. Siya ang ginamit na ministro para sa mga intel, para pagkasundi ng Diyos at makasalanan. Yan ang kinakanta ninyo. God and sinners, reconcile. Alam niyo, ibig sabihin niyo, reconcile, magkasundo na. Kahit na makasalanan ka, makikasundo ka na sa Diyos at patatawarin ka na dahil binigay kayo si Kristus ang salitang pagpapatawad. Kaya na pinapatawad niya ng tao, pinatay pa rin siya. Pero, kinubos na niya alang-alang sa pag-ibig niya sa tao. Kita na, kinubos niya sa katawan. Ngayon, natubos na ba kayo? Kunyari lang natubos kayo, pero hindi kayo napasakot kaya hindi kayo natubos.
kapag kayo pasakal sa Diyos, doon kayo matutubos ng dugo ni Kristo. O, ganda na. Ang dugo ni Kristo ay bagong tipan. Tandaan nyo yan. Ano po'y bagong tipan para sa kaunawan po nilang lahat? Bagong kasunduan. Yun po ba yung ebanghelyo? Oo. Oh, yun. Dahil yung lumang kasunduan, yung kay Moses. Yan ang lumang kasunduan. Ngayon, itong bagong kasunduan, magbalik loob na kayo sa Diyos. Tandaan nyo ha. Yan ang bagong kasunduan. Ayaw bumalik. Bakit kayo hindi makabalik? Dahil hawak kayo sa liig ni Satanas. Kaya na sinabi ni Jesus na ang Satanas ang Diyos nyo. Kasi hindi lang maintindihan. Dahil napasakop sila sa material na kaisipan. Hindi sila nagbago. Kaya si Satanas ang Diyos nila. Okay nyo. Paano magwakas ang ang sanlimutan? Eh, tinapuotan niyo sa salita ni Kristo. Di ba sinabi niya San Juan 17? Yun nga po yung sinasabi niya. San Juan Kapitulo 8, talatang 43. Sige. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. See? Sino man hindi makinig sa salita ni Kristo? Sa Diablo siya talaga. Get nyo? Yan ang sentensya. Maka-Diablo kayo talaga. Kasi po, sabi po niya sa 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. O, maliwanag ha. Talagang hindi kayo maka-Diyos talaga. Maka-demonyo kayo. Maliwanag yan. Pag hindi yung pakinggan niyo yung banghelyo ni Kristo, maka-demonyo kayo talaga. Kahit na sino kayo. Eh, sumagot po sila. Sabi po sa 48, nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya nagsabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroong kang demonyo? Hindi ba bawal magbibintang? Bakit bintang hero ang mga tao ng panahon yun? Kamukha ninyo ngayon. Sabihin nyo, may demonyo kami. Hindi ba kayo bintang hero? So, maliwanag na kayo, baka demonyo talaga. Wala nang duda. Yung isang babae kagabi, binlak ako, sabi sa akin, kulto kayo, mga demonyo kayo. Tawa na lang ako. So, iwasan niyo yung pagbibintang ha. Eh kung Diyos mismo nasa kanya, hindi makita, yung demonyo pa kaya. Kira alam niyo, sinagot ko. Diyos na nasa kanya, walang nakakita. Tapos magbintang ka na demonyo ang Diyos. Kaya ayaw lumapit na Diyos sa inyo dahil pinagbibintangan nyo, demonyo. Maliwanag yan ha. Kung di maintindihan, talagang mga ingot kayo talaga. So, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa lahat po ng mga tao, mga nakinig ng mga atunin na aral at katotohan na ating pong pastor. Ang pastor na pinagkalab sa atin ng ating Panginoong Diyos na kakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Maraming salamat po. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating tinataas sa ating dakilang Ama, Siya nawa. Maraming salamat po. Okay.